Ang video na ito ay karugtong ng unang inilabas ko kung saan ay dumalo ang inyong lingkod sa despedida party ni Sir Bill Toledo. Kasama ko sina Sir Ray Bihar at Sir Alex Cunanan. Sa mga di pa nakakapanood ay iiwan ko ang link sa description. Sa selebrasyon na iyon ay dumalo rin ang kaibigan ni Sir Bill na si Ginoong Michael Rivero. Isa sa mga kilalang astig na batang action star noong dekada 90. Kaya naman ay nagkaroon din ako ng pagkakataong makakwentuhan ng isa sa mga hinahangaan kong cast ng Batang Riles. Kumustahin natin ang idol natin ng Batang 90s. Siyempre, walang iba, Mr. Michael Rivero. Sir, kamusta po kayo? Eto, mabuti naman. Pwede niyo po kaming, sir, bigyan ng konting background kung paano kayo nag-start sa... Hindi, ang pinagmulan talaga na ito, father ko, Dante Rivero. Siyempre. Noong 90s, kasi walang direksyon yung buhay ko noon, medyo... Pasaway. Siguro, sabi niya, one time, sinama ako sa shooting niya kay Direk Deo Pardo. Nung time na yon, doon nag-start yung mga youth-oriented movies. Mga, kung maalala nyo noon, mga gang. Nung time na yon, Batang City Jane. So, nung time na yon, ang ginagawa ni Airpods, the movie, sa Viva, Batang City Jane. Ang bida nun, si Raymart Santiago. So, yun. Dinala ako dun. So, pinakalala ako kay Direk Deo Pardo. Tapos yun, bigla na lang ako nasama sa sa mga, isa sa mga kontrabida kay Raymart. So, ang kasama ko si sino bang kasama ko? Medyo pasensya na, nagme-memory loss tayo. Kasama niyo ba sila? Hindi, pero hindi. Si Laguna. Si naging na politiko sa Laguna. Doon nagsimula. Batang City Jail po. Batang City Jail. Oo. Tapos noon, sabi ni Direk, sige, sama ka na sa mga pelikula. Tapos inintroduce na ako sa next, next project ni Direk Deo Pardo, yung mga Batang Riles. Yun. Oo, kami nila. Ako na yung pinakabagong saling pusa sa mga gang ni Ang time na yun, launching movie ni Kimpi De Leon. Yung Batang Riles. Tapos ang mga kasama namin doon, si Kerly Gaspi, Gary Estrada, Ogi Alcacid, kasama rin namin doon. Tsaka si Joko. Siyempre. Dia, so kami ang body-body ni Joko. Kayo-kayo lagi yung madalas makita sa movie ng sir, magkakasama, no? Oo. No? Kasi kami yung mga 90s. Gang nung inumpisahan nun Ayun. Raymart, no? Raymart, oo. So after nun sir, nagtuloy-tuloy na siya. Puro action po, no? Puro action kami. Kalakasan ng action nung 90s, no? 90s. So, 80s, 90s, hanggang 2000 man. May action pa rin naman ang trend. Ang gusto nyo? Last project? Actually, lahat naman magugustuhan mo. Kasi, pag magtatrabaho ako, kasi yung trabaho pag ibibigay ko lahat yung... Best nyo? Yung ano ko eh. Kaya lahat. Kumbaga, kahit hindi ko na maalala iba, sabihin, lahat yun, baga kahit papano, pag naiisip ko, sa akin pare-pareho yung walang mas mataas, walang... Paras lang. Oo, kumbaga ganun kasi lang. Kasi kumbaga, binigay sa'yo ito, bigay mo na lang yung best mo, pare-paras lang para sa inyo. Oo. Okay. Ano yung huling project mo, sir? Yung naramdaman nyo na medyo humihina na yung action, kasi action po kayo eh. Oh, no? Actually, kahit yung mga may ginawa rin kaming sexy, pero may moron, may action pa rin eh. May action pa rin kasi? Oo. Oh, may background pa rin ang action. Ano ba ito? Provincial. Tama, na-provincial. Oo nga. Pero hindi, lately na yung mga series. Oo. Pero yun naman, kasi ang after ng movies, balik ka sa TV eh. Yes. Oh, so ganoon naman ang nangyari. May mga guesting pa rin. Sa mga may sa network ng mga GMA, sa ABS. Hanggang ngayon po ba sir, active pa rin si... Oo, pa rin. Lately, sa nag-guesting ako sa
pipito man alo to. Medyo pabalik-balik tayo doon. Ano pa ba? Sa ABS, well, medyo matagal akong nabakante sa ABS. Kaya wala akong... Dapat, ito late team, hindi yata natuloy yung ano. Hindi... Kasi alam mo naman, pinapa-approve pa nila. Depende sa casting pa, oo. So yun, pero may mga, ano pa rin, mga inquiries pa rin. Ibig sabihin, sir, parang kung as long as may project, go lang siya, go lang okay ng buhay. Oo, ganun naman ang buhay ng artista. Hanggang ngayon po. Oo. Hindi, kumbaga, hindi nyo pa tinataliuran yung service, sir. Kasi yung iba, ayaw na talaga nila eh. Hindi, depende sa kung anong, kahit pa paano, siyempre, yung character, yung ano pa rin ang babasihan. Kung okay sa'yo yung character, kung personada mo. Okay, diba? Ah, goal lang ng ano. Sa kwento, ganun ba? Oo. Siyempre, hindi naman lahat ng karakter pwede mong i-portray at babagay sa sa itsura mo. So, meron ka rin tatanggi ang iba. Okay. So, isa-isip pa na ako ng... Kaya nabuo din to, sir. Isa-isip pa na ako ng action, ano? No. Pinoy movies. Kaya nabuo yung channel na to. Oh. So, totoo yun. Lagi ko yung napapanood dati, sir. So, palagay niyo po ba may chance pang bumalik yung... Actually, nandiyan naman yung action. Ang ano lang, siyempre, nung time kasi namin, ng 90s, kaya nawala yung action nun. Ang sinasabi ng mga producer kasi is piracy nung time na yon. Yun ang malaking epekto sa producer eh. Oo, so hindi kayang mabawi ng budget yung income ng ano sa movies lang pag napapirate yung mga movie. So nawawala ng movie goer sa cinemas yung correct. So yun talaga yung number one factor na narito. Oo. Eh ngayon medyo wala nang ano, wala yes. Nang piracy ngayon. Mm. Kung meron man, kokonti na lang siguro. Mm. Pero kung kayang bumalik, palagay ko kaya naman, pero yung kompetensya ng ano kasi laging sinasabi natin, siyempre, ang standard, siyempre, nasa Hollywood pa rin eh. Paano ka sasabay sa action ng Hollywood? So, kung sasabay, kaya natin sumabay, kailangan ano lang, merong matinding planning lang talaga. Na so, sa palagay nyo, may chance na... Planning, saka budget. Yun ang number one, budget. Oo. Kasi, Hollywood, alam natin kung gaano katinding budget. Oo. Diba? Kung magawa sila ng role. Kasi, hindi biro gumawa ng action pag may na-disgrasya dyan. Opo. Diba? Okay, kaya, number one, budget pa rin. Sir, kumusta na po kayo ngayon, sir? Okay lang. Medyo maligaya naman tayo sa buhay. Sir, napalitawag ko sa yung si father niyo po, Sir Dante Rivera. Kumusta na po sila? Okay naman si Airpods. Actually, may ipalabas silang ano, tinatapos pa yung movie, Gumbursa. Ah, may project po sila? Oo, Gumbursa. Isa siya sa mga old priest doon sa movie. Sa Gumbursa? Oo. Okay. O sa lahat po ng subscribers, followers, at nagla-like ng Rai TV, maraming salamat po sa inyo at kahit papaano si Rai po ay nabibigyan niya ng pagmamahal yung kanyang mga iniidolong artista nung araw, mga 90s, katulad po ng inyong lingkod, Michael Rivero, na na-interview niya ngayon. Sana patuloy lang ang pagsuporta niyo sa kanya at pagla-like. Alright, sir, maraming salamat po. Thank you. Thank you. Maraming po talaga salamat, sir. Kalimutan mag-subscribe. Paalam.